Praise the Lord. To God be the glory now and forever. Bless and praise His holy name. Hallelujah. Kapatid, kumusta po? Hallelujah. Magandang gabi sa bawat isa. Good evening to everyone. And I thank the Lord for tonight that the blessings of God are abundant in our lives. And we are here with joy and happiness, and we have the praise, and we can sing, and we can honor God, we can bring to Him all His glory and thanksgiving. At ngayong gabi, kapatid, salamat na ikaw ay nandyan, at ako'y umaasa na sana sa atin pong pagtitipon na ito, lalong sumagana po ang biyaya at pagpapala ng Diyos para po sa iyo. Hallelujah. Kapatid, ngayong gabi ay atin pong pag-aaralan itong is salvation a choice or a chance? Ang kaligtasan ba ay pagpili o isang chance lang? Pagkakataon? O is it a chance or a choice? Praise the Lord. Because ang tao sa lupa, parang hindi po nila feel na sila'y maligtas. Ang kanila pong pinagkabalahan ay dito po lamang sa lupa, ang kanilang pang-araw-araw at panggabi at sa lahat ng oras, ang kanilang iniisip ay ang kanilang sarili na kapakanan dito po sa lupa. Subalit hindi po nila naiintindihan at hindi nila lintana, mga kapatid ko, ang mga hirap ng daigdig, ang lahat ng mapagsubok dito, ang lahat ng mapaalala ng Diyos na dapat ang tao ay magkaroon po ng kaligtasan. Hindi po natin maiasa sa kung wala lang o basta lang, hindi natin maiasa kung kanino man, mga kapatid ko, at ating alamin po kung is salvation a choice or a chance. Okay? Praise the Lord. Praise God. Praise God. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both thou and your seed may live.
Tinatawag daw ng Diyos, mga kapatid, ang langit at ang lupa upang ito ay itala ang araw na ito laban sa iyo. Sapagkat ang Panginoon ay naglagak ng buhay at kamatayan, pagpapala at hatol, pagpapala at anong cursing sa Tagalog, mga kapatid? Yung sumpa, no? Pagpapala o sumpa. Kaya nga, dapat piliin mo ang buhay sapagkat ikaw at ang iyong lahi upang sila ay mabubuhay. Praise the Lord. Kailangan natin, mga kapatid, na kailangan natin na maintindihan na ang Diyos ay naglagak po ng sumpa at pagpapala, buhay at kamatayan. Nasa atin po ang choice. Sapagkat ang Diyos ay naglagay po ng kaliwa at kanan, naglagay ang Diyos ng mabuti at ng masama, naglagay ang Diyos ng buhay at kamatayan, naglagay ang Diyos ng pagpapala, uli kaya sumpa. Ikaw po ang mamimili kung ano po ang gusto mo. Sa Isaiah 1:18, sabi rito, "Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Ang Panginoon, mga kapatid ko, ay nagpaanyaya na tayo ay pumaroon sa Kanya o lumapit sa Kanya at tayo po ay makipagkatuwiranan. Matuwid ba na ang tao ay lumapit sa Diyos? Matuwid ba ang tao ay magsarili sa kanyang sariling kagustuhan dito sa lupa? Matuwid ba, mga kapatid, na ang tao ay magliwaliw at gugulin ang kanyang buhay sa walang kapararakan? Ano bang mayroon dito sa daigdig na dapat ipanghinayang ng tao? Ang mabuhay ka ng 100 years, 120 years? Maikli po lamang yan, kapatid ko, compared po sa walang hanggan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang iyong mga kasalanan ay mapupula, ito ay magiging puti tulad po ng nieve. Magiging pula like crimson, ito po ay mapuputi na tulad po sa isang bagong paligo na tupang maputi. Praise the Lord. Sa Isaiah 1:18, sabi dito sa 19, "If you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land." Kung ikaw ay magkusa at magiging masunurin, ikaw ay kakain sa ng buti ng lupain, kapatid. Ang ibig sabihin dito, kung tayo magkusa na lumapit sa Panginoon at maging masunurin tayo sa Kanya, mga kapatid, tayo po ay siguradong kakain po ng buti ng lupain ng kalangitan. Praise the Lord. Subalit, ang sabi rito, "But if you refuse and rebel," kung tayo po ay aayaw at tayo po ay sasalangsang, "you shall be devoured with a sword." Tayo daw po'y mauubos, mga kapatid ko, sa pamagitan ng espada o tabak. "For the mouth of the Lord has spoken it," sapagkat sinasabi po ng bibig ng Panginoon. What must I do to be saved? Nakikita natin ang buhay ng tao parang nahuhulog, ano? Maganda man siya, bata pa siya, pero sa kanyang pagkalaglag, ano ang kanyang dapat gagawin upang siya po ay maliligtas? Ganyan ba ang buhay mo, kapatid, na parang nahuhulog at walang patutunguhan? Kahit ano pang gagawin mo, tatanda ka. Kahit anong sikat mo, lalaos ka. Yung ngipin mong buo ngayon, malalagas yan. Yung buhok mo, puputi yan. Yung katawan mong magandang inalagaan mo, tatanda yan, papangit yan. Kaya, what must I do to be saved? Anong gagawin ko para ako ay maliligtas? Sa Acts chapter 16, verse 29, mayroon dito, mga kapatid kong, isa pong warden ng kulungan na siya pong nagbabantay ng kulungan ni Pablo at ni Silas. Pero po, mga kapatid, lumindol at si Pablo at si Silas, mga kapatid, yung nakawala sa pagkakakulong. At alam mo, sa Roma, kapag ang iyo pong priso ay nakatakas, ikaw ang ipapalit. Kung kaya sa sobrang gulat at takot nitong jailer o ng warden, mga kapatid ko, siya nanginginig at siya po ay talagang lubhang natakot.
Subalit sabi po ni Pablo at ni Silas, huwag kang matakot at huwag mong saktan na yung sarili. Nandito lang kami. At siya'y dinala niya sa kanyang bahay, mga kapatid ko, at sa Acts 16:29, at siya'y tumawag, mga kapatid, ng ilaw. And sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. At kanyang dinala sila si Pablo sa kanyang bahay, mga kapatid. Subalit siya nagtanong doon, "Sirs, what must I do to be saved? Ano ang aking gagawin upang ako ay maligtas?" Sa Bible, mga kapatid, maging mga tao dyan ay nagtatanong din sila kung paano maligtas. Ngayon ba sa ating panahon, ang mga tao ba ay nagtatanong paano maliligtas? O umaasa na lang sila doon sapagkat mayroon sila lang relihiyon? Ang relihiyon, maganda po. Yan po ay ginawa ng tao. Yan po ay organisasyon. Pero po kapatid, ang kaligtasan mo ay pang sarili mo at sa Diyos po at para sa iyo lamang ang buhay mo. Kung kaya mga kapatid ko, dapat atin pong isipin kung ano ang dapat nating gagawin upang tayo maligtas. Ang sabi po dito, nang siya po dinalan niya sila ni Pablo at ni Silas sa labas, siya po yung nagsalita, sabi niya, "Mga Ginoo, ano po ang aking gagawin upang ako ay maliligtas?" Sumagot po si Pablo at si Silas, ang sabi nila, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and your house." Sumampalataya ka sa Panginoon Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ano ang dapat nating paniniwalaan kay Jesucristo? Sapagkat yung sinasabi, "Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house." Marami po mga kapatid na mga naniniwala, nagtataas ng kamay at naniniwala at nagsasabi na ako'y naniniwala. Mga kapatid, ano ang dapat nating paniwalaan kay Jesus Christ? Alam natin na itong mga tao sa Israel, mga kapatid, including the Romans, yung warden dyan ay Roman yan eh. Roman po siya, mga kapatid. And then, ang mga Hudyo, naging kasangkapan ng Roma para ipako si Jesus Christ. At ang kaso ni Jesus Christ, sapagkat hindi nila pinaniniwalaan na siya ngayong Diyos na nagkatawang tao. Therefore, ano ang dapat paniniwalaan kay Jesus Christ? Ito po yung sinasabi, mga kapatid, sa John, 1 John 5:20. "And we know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. Jesus Christ, this is the true God and eternal life." Ang dapat nating paniniwalaan, mga kapatid ko, ay ang katotohanan na ang Diyos ay pumarito sa lupa at nagkatawang tao at nagpatawag po sa pangalang Jesucristo. Itong si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nung sabihin ni Pablo at ni Silas, mga kapatid, "Believe in the Lord Jesus Christ," ang ibig niya sabihin, baguhin mo ang iyong paniwala, baguhin mo ang iyong pagkakilala, baguhin mo ang iyong pananaw kay Jesus Christ. Noong siya'y pinako sa cross, siya po'y pinako dahil siya'y pinagbintangan na namumusong. Subalit, baguhin mo ang iyong paniniwala ngayon, baguhin mo ang iyong pananaw kay Jesus Christ, baguhin mo ang iyong pagkakaintindi kung sino si Jesus Christ. Dapat malaman mo na si Jesucristo, ito ang Diyos na nagkatawang tao at ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sa 24, sabi niya, sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, "Kung kayo ay hindi maniniwala na ako ay siya, Jesus said, therefore unto you that ye shall die in your sins, for if you believe not that I am he, ye shall die in your sins." Kapag hindi ka maniniwala na ako siya, ang ibig niya sabihin, kung hindi tayo maniniwala na siya yung Diyos, mga kapatid, na nagkatawang tao, mamamatay lang tayo sa ating kasalanan. Sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Sapagkat ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya ay sumampalataya. Now take note, is salvation a choice or just a chance? Dito po ang sabi to, whosoever believes in Him, sino man ang sa kanya ay sumampalataya ay magkakaroon, hindi po mapapahamak bagkos magkaroon po ng buhay na walang hanggan. He that
whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sapagkat hindi pinadala ng Diyos ang anak dito sa sanglibutan upang hatulan ang daigdig, dalapwat upang ang buong sanglibutan ay mangaligtas. Hallelujah. Praise the Lord. 18, he that believes on Him is not condemned. Siya daw na sumasampalataya sa Panginoon Jesus Cristo ay hindi po mapapahamak. But he that believes not is condemned already. Subalit yung hindi po maniniwala kay Jesus Christ na siya yung Diyos na katawang tao, sila po ay dati nang nahatulan, buhay pa. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world. And men love darkness rather than light because their deeds are evil. At ito daw po ang paghatol na dahil ang hindi nila tinanggap ang liwanag sa sanglibutan, ang mga tao ay iniibig nila ang kadiliman. Kaysa naman ibigin ang kaliwanagan. Bakit? Sapagkat ang kanila pong mga gawa ay pawang masasama. Hallelujah. 19, and this is the condemnation, that the light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. What should be done when somebody believes in Jesus Christ? Ano ang gagawin kung mayroon bang tao na sumasampalataya na sa Panginoon Jesucristo? Kapatid, ayon sa Acts 16:32, and they speak unto him the word of the Lord and to all that were in his house. Ito po yung warden kanina, mga kapatid, na nag-alalang nakataka si Pablo at si Silas, at ngayon nasa bahay na sila, mga kapatid, pinakain na po si Pablo at si Silas at hinugasan ng kanilang mga sugat. Mga kapatid, itong warden na ito ay nagtanong sa kay Pablo at kay Silas at nagsabi sa kanila, mga Ginoo, ano anya ang aking gagawin upang ako'y maliligtas? At ang sabi ni Pablo at ni Silas, sumampalataya ka sa Panginoon Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ngayon, mga kapatid ko, siya'y sumasampalataya na. Ano ang dapat na gagawin sa kanya? Sapagkat may mga nagtuturo, mga kapatid ko, na Acts 16:31 lang. Pero huwag nating putulin, sapagkat ang konteksto po niyan, mga kapatid ko, tuloy-tuloy hanggang po sa baba. Diba? Ang elepante ay hindi po lamang nguso. Ang elepante hindi lamang po ulo. Hanggang po dapat sa buntot makita mo ng kabuuan ng elepante. Huwag mong putulin, please. Acts 16:32, and they speak unto him the word of the Lord and told that we're in his house. Ayun, tinuruan, mga kapatid ko, ng doktrina ng Panginoon sa Kristo o katuruan ng Panginoon. Tinuruan ng Biblia sa 33. And he took them the same hour of the night. Nung gabi ding iyon, mga kapatid ko, and washed their stripes, hinugasan niya ang mga sugat nila ni Pablo at ni Silas, and he was baptized. Binautismuhan sa tubig, mga kapatid ko, siya at ang kanyang buong sambayan kaagad-agad. Sabi nga, karakadaka. Agad. Hindi po naghihintay. Bakit po? Because when is the day to receive salvation in Jesus Christ? Kailan ang araw na iyong tanggapin ang kaligtasan kay Jesucristo? Sa Biblia, mga kapatid ko, 2 Corinthians 6:2, sinasabi po dyan, for he says, I have heard you in a time accepted, and in the day of salvation have I succored you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Not yesterday, not tomorrow, but today is the day of salvation, says the Lord in 2 Corinthians 6:2. Ang sabi niya, pinakinggan kita sa araw na katanggap-tanggap at sa araw ng kaligtasan, ikita ay inalalayan. Tingnan mo ngayon. Ngayon ang araw ng pagtanggap. Tingnan mo ngayon ang araw ng kaligtasan. Bakit po? Sapagkat sa James chapter 4 verse 14, sinasabi po, whereas you know not what shall be on the morrow. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang mamaya.
For what is your life? Ano daw ang ating buhay? It is even a vapor. Ang ating buhay, kapatid, ay parang singaw lamang. That appeareth for a little time. Ito po ay nagpapakita lang. Makikita natin sa isang maikli lang na panahon. Do not think that 100 years is a long time. It is very short time compared to eternity. Yes. It is very, very short compared to eternity. Ang iyong kaligayahan dito sa lupa, yan ay temporary at wala pa yan sa kalingkingan ng kaligayahan na iyo pong masumpungan at maangkin kapag iyong matatanggap ang kaligtasan ng Panginoon Kristo at ikaw magmamana po ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po rito, ang ating buhay ay tulad po lamang sa isang singaw na makikita ng saglit lamang pagkamamaya-maya ay mawawalan at mapaparam na mga kapatid ko. It will vanish away. 15, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or do that. Sabihin natin mga kapatid na kung ang Panginoon, kanya pong kalooban, tayo'y mabubuhay at kung ating gagawin ng ganito or ating gagawin ng ganyan, dipindi po yan sa Panginoon. So, mayroon pong invitation ang ating Panginoon sa Kristo. This is the invitation of the Lord Jesus Christ to everyone, mga kapatid ko. Ang sabi po niya, Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kumarito kayo sa akin, kayong mga lubhang nabibigatan at napapagal, at bibigyan ko kayo ng pahinga, kapahingahan. Hallelujah. So, ito mga kapatid ko, purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Ngayong gabi, akin pong binaybay sa inyo ang tungkol sa kaligtasan, kung kailan ba tayo dapat tumanggap ng kaligtasan. Kung ang kaligtasan ba ay choice or a chance. Ang sasabihin natin mga kapatid in conclusion, salvation is your choice. Sapagkat inilagay na ng Panginoon sa harapan mo ang kaliwat kanan, ang mabuti at masama, ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at yung sumpa. Ikaw po ang mamimili at ikaw po ang bahala sa buhay mo. Kung pipiliin mo si Jesus Christ, nangangako siya ng buhay na walang hanggan. Kung tatanggapin mo siya bilang Diyos na nagkatawang tao at siya lamang ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, magkakaroon ka ng kaligtasan, kapatid ko. At kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon Kristo at tinatanggap mo siya sa iyong buhay at sa iyong buong kaluluwa at sa puso mo siyang pininiwalaan, tanggapin mo si Jesus Kristo at magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo upang mapatawad ang kasalanan at tatanggapin mo ang kaluluwa ng banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. God bless you kapatid. Ako'y umaasa na ang Diyos ay kakausapin ka at ang Panginoon ay hipuin ng iyong puso at buksan ng Diyos yung isipan mo at ang iyong mga matang espiritual at ikaw ay magpaunlak sa Panginoon. Ikaw ay magpatianod sa kaluban ng Panginoon. Ikaw ay susunod. After all, ang sabi ng Panginoon, if you shall be willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, maubos ka lang, kapatid ko. Dito sa lupa, wala pong ibang aasahan ng tao kundi ang Panginoon. Come to Jesus while there is time. You don't know your life. Hallelujah. Di natin alam kung kailan babalik ni Kristo at hindi natin sigurado po ang bukas. Hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Manalangin tayo, aming dakila at mapagpalang Diyos, amang sumasalangit. Panginoong Hesus, amin pong pinag-usapan ang tungkol po sa kaligtasan na ito pala ay choice at hindi po ito chance lamang. Panginoon, nasa amin ang pagpili. Kung pipiliin po namin ang buhay, pipiliin ka namin at kami po ay susunod at magiging magkukusa, Panginoon. Hallelujah, kakain kami ng buti ng lupain. Amin po ang kaligtasan. Hallelujah, aking dalangin, Panginoon Jesus, na iyo pong hipuin ang bawat puso na nakikinig ngayon, yung hindi pa po nababautismuan sa pangalan ni Kristo. Lord God, akin pong dinadalangin na sila iyong hipuin at buksan ang kanilang isipan at ang kanilang spiritual na mga mata at sa lalong madaling panahon, Panginoon ko, na hindi na po sila magpatumpik-tumpik pa, magdesisyon sila, Panginoong Jesus, na sila po ay tumanggap sa iyo at kanila pong tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo upang kanilang mga kasalanan ay mapatawad at sila ay
nakatanggap ng kaluob ng banal na Espiritu. Lord God, malalhati ka ngayong gabi. Salamat po sa kaligtasan na iyo pong ipinagkakaloob. Salamat po sa kaligtasan, Panginoon, na ready-made, Panginoon, ng ikaw po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. O Panginoong Hesus, iyo na pong binayaran ang aming kaligtasan at ito po ay gawa na, Panginoon, at ito'y tatanggapin na lang po dapat ng tao, Diyos. Tulungan mo po kami, hallelujah, na ito ay amin pong may lakad, Panginoon, at may lathala, hallelujah, at marami pong mga tao ang dapat na makatanggap sa iyo. Lord God, tulungan po ang Holy Church of Jesus Christ, sang po ang mga kaanib nito, Panginoon, na kami po ay magsusumipag, Panginoon, at magpupumilit na sa anumang paraan, hallelujah, that by all means we may save some. Lord God, hallelujah, sa iyo po ang kalulatian ngayong gabi, at kami pinagpapasalamat sa iyo ng tao sa puso, at amin pong inaalay sa iyo ang aming tao sa pusong pagsamba at pagpupuri. Lord God, in Jesus' mighty name, itong aming samot dalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 God bless you, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Anyayahan kita na dumalo muli sa atin pong pagtitipon ngayon pong Biyernes ng gabi, 8:30 po dito rin. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoong Hesus. Hallelujah. God bless us all. Hallelujah. Son of man.